sakay kaasar, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sakay kaasar, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Awi ang sangkadauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon at 13 ng Hunyo, atin pong gunitain si San Antonio de Padua. Siya ay isang Pransiskano at kilala na tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Namatay siya noong taon 1,351. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pinan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa unang aklat ng mga hari, ipinapahayag ni Propita Elias na pagkalooban sila ng Diyos ng unang ulan matapos ang 30 kalahati na walang ulan at paghihirap ng tao. Yan ay biyaya ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, sinasabi ng ating Panginoon na kapag tayo'y nag-aalay ng ating alay para sa Diyos sa simbahan, ngunit ating naalaala na hindi maganda ang ating relasyon sa ating kapwa, makipagkasundo muna at makipagbalikan ng magandang relasyon sa kapwa bago mag-alay ng mga hain para sa Panginoon. Kinakailangan natin ang tunay na pagbabalik loob sa pamamagitan ng magandang relasyon sa isa't isa. Ngunit dahil sa ating kahinaan at karupukan, mahina tayo sa ating pagtutungo sa ating kapwa at hindi tayo nagkaroon ng magandang relasyon o pagkakasundo sa ating kapwa. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio de Padua bilang mahusay na tagapagpangaral at tagapagpanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang paumuhay, madamanawa namin ang iyong
taklulo sa kagipitan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo. Sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan. Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan." Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuulan ang lupain, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pagulan ay lumambot yung lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Sa pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Bagong utos ay Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad
ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga parisiyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay at sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, tinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang pumahamak sa kanyang kapatid ay managot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Atrisi tayo ng Hunyo at kapistahan ni San Antonio de Padua, isang Pransiskano na mahusay magsasalita tungkol sa minsahe ng Diyos. At ang paksa ng ating mga minsahe ng salita ng Diyos ngayong araw ng Webis ng ika-sampo na linggo sa kanilang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang ay tungkol sa pakipagkasundo. Paano ba ang pakipagkasundo? Ang pakipagkasundo ay magkaroon ng pag-aayos ng relasyon at magkaroon ng pagtanggap sa isa't isa, magkaroon ng pagpatawad sa isa't isa at magkaroon ng panibagong relasyon sa isa't isa. Ito yung tinatawag natin na pakipagsundo. Sa salitang Hebreo, ito ay letpiis, na sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 24, sinasabi na makipagkasundo pa muna sa kapwa mo kapag ka naalala mo na may samang loob siya sa iyo bago ka pupunta sa simbahan. Ito yung pakipagkasundo na tinasabi sa tradisyon na nung ang tradisyon natin ay naging Latin na reconcilio. Ang reconcilio
ay isang tunay na pakipagkasundo na mayroong pag-uusap. Ang pag-uusap na maayos ay atin po napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 21 hanggang 46. Itong si Elias, kanya pong ipinapahayag ang parusa ng Diyos kang Haring Ahab o Akab sa Israel, dahil itong si Akab ay napaka malupit, laging nagmumura, at ang kasama niya sa buhay o ang kanyang babae sa buhay ay napaka lupit din. At dahil dito, pinarusahan ng Diyos na 3 taon walang ulan. At nung panahon na wala pang teknolohiya sa tinatawag nating irigasyon o pagdidilig, ang mga tao ay nagdepende sa ulan. Kapag ka hindi umulan na maski 1 taon lang, maghihirap na ang tao. 3 taon at higit. Kaya sobra ng hirap, iyon ay parusa dahil si Haring Akab, dahil sa kanyang asawa na si Jezebel, ay nagkaroon ng diyos-diyosan na si Baal. Pero noong natapos ng paligsahan kung sino yung tunay na Diyos sa bundok Carmel, nanalo si Propita Elias, sapagkat ang alay ni Propita Elias ay siyang tinanggap ng Diyos dahil ang apoy mula sa langit ay kinain o sinunog ang lahat ng mga alay ni Propita Elias, hindi yung sa Baal. Kaya nagkaroon ngayon ng pagkakasundo si Haring Akab at ang propitang Elias. Pero nagtumatakbo si Propita Elias papuntang Jezreel dahil ay kanya pong puntahan si Haring Akab upang mananagot sa kanyang kalupitan. Yon ang isang propita. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 20 hanggang 26, sinabi ng ating Panginoon na kapag ka ang ating pamumuhay sa panampalataya ay kagaya lang ng mga iskriba at mga parisiyo, hindi tayo makapunta sa kaharian ng langit. Bakit po? Ano ba ang kanilang mga paraan sa pagpahayag ng panampalataya? Para sa mga iskriba, itong mga iskriba ay eksperto tungkol sa kautusan ng Diyos. Alam nila ang tradisyon na tinatawag na tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan, tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim, at tradisyon ng mga karunungan ng mula sa Diyos at ito'y tinatawag na Kitubim. Hanggang doon lang sila. Hindi napapalalim ang kanilang pamumuhay sa pananampalataya at napakaitid ang kanilang paningin. At dahil dito sinabi ng ating Panginoon, kapag ka ang pagsunod sa Diyos ay kagaya lang ng mga iskriba, at dinagdag pa niya, yung mga parisiyo. Parisiyos, ibig sabihin, sila yung nasa kaiba na grupo, o ang tawag doon, mga elite, na ayaw nila makihalo sa mga taong mga maliliit at mga mahirap, dahil sila yung mayaman, sila yung makapangirihan. Baka marumihan sila sa mga mahirap na mga manggagawa. Kaya ang tawag sila mga parisiyos. At itong mga parisiyo at saka yung mga iskriba, kapag gaganon lang ang kanilang buhay na sumusunod lang sa kautusan, hindi sila maligtas. At paano sila maligtas? Maligtas kapag tingnan nila ang tunay na buod ng kautusan. So sinasabi ng ating Panginoon sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 ang tungkol sa kautusan ng huwag pumatay. Kasi pag pumatay, managot. Ibig sabihin, makulong sa ipapakulong ng Sanhedrin at parusahan sa Gehina. Yung Gehina ay ito yung impyerno. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi lang doon. Tingnan natin paano nag-ugat ang pagpatay ng tao. Ibig sabihin, ang paggawa ng karahasan, mayroong simula. At ang pasimula doon, una, yung galit, yung kawalan ng pagkakasundo.
Kaya halimbawa, mayroong kang kapatid at tinatawag mo siyang ulol. O kaya siya, pinapahamak mo yung buhay niya. Binabantaan mo siya. O dili kaya, yung hindi mo siya nirespeto at minaltrato mo siya. Ito muna ay dapat na alisin, tanggalin sa buhay. Upang magkaroon ng magandang relasyon sa isa. Hindi lang ito sa kapitbahay o sa kapwa-tao, lalo't higit na sa loob ng sambahayan. Sapagkat sa loob ng sambahayan, kuminsan ang tinatawag na domestic violence, ang mga karahasan na nangyari sa loob ng tahanan ay kuminsan hindi na sinasabi, kuminsan tinatago na lang. At kuminsan yung pagkapuot sa isa't isa, mag-asawa ba? O dili kaya yung kawalan na magandang relasyon sa mga magkakapatid o dili kaya ang mag-ama at mag-ina, kuminsan ito ay napabayaan na. Kinakailangan natin na ayusin ang relasyon sa isa't isa. Ito yung tinatawag sa salitang Griego na pagkakasundo na tinatawag na katalagi. Pero ang ating ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 verso 24, ang nakasulat po na salita, hindi po katalagi, ang nakasulat ay dialogite. Ano po yung dialogite? Makipag-usap muna, makipag-dialog muna. At sa pakipag-dialog, mag-aayos muna. At kung maayos na, magkaroon ng reconcilio o pagkakasundo. Ito yung kailangan natin sa buhay. Kailangan muna tayong magkakasundo sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo magkasundo diretso sa Diyos na sabihin, oh, may hindi maganda ang relasyon mo sa kapitbahay o hindi maganda ang relasyon mo doon sa iyong bahay, sa sariling pamilya. Pagkatapos pupunta ka agad sa Diyos, kailangan na magkakasundo muna sa personal na hindi maayos na relasyon. Upang kung magkakasundo na sa mga kasambahay, yung palaging kasama mo sa iyong buhay, yung mga kasama mo sa trabaho, yung kasama mo sa kalakalan, yung kasama mo sa anong mga ginagawa ninyo, kapag ka maganda ang inyong relasyon sa isa't isa, napahayag ang inyong magandang relasyon din sa Diyos. Kaya sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 19 hanggang 21 na sabi, kung sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, ngunit napupuot ka sa iyong kapwa-tao, ikaw ay sinungaling. Ganito ang utos. Makipagkasundo ka sa iyong kapwa upang kung mahal mo ang Diyos, mahal mo muna ang iyong kapwa-tao. Mga kapatid ko, yun ang dapat nating tingnan. Ang akala natin, diretso tayo sa Diyos. Kinakailangan na makipag-ayos muna tayo, makipagkasundo muna tayo sa ating kapwa-tao na konkrito na nakikita natin sa ating buhay, na konkrito na kasama natin sa buhay, na konkrito na kalakbay natin o dili kaya kasama-kasama natin o matatagpuan natin sa konkrito sa ating buhay araw-araw. Hindi po tayo masabi na maayos ang ating relasyon sa Diyos kapag ka hindi maayos ang relasyon sa ating kapwa-tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Oh. Kaya magbago ka na. Kaya magbago na tayo, kung mahal natin ang Diyos, kailangan maayos din ang ating relasyon sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo makapagsabi, iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi maganda ang ating relasyon sa isa't isa. Ang pagmamahal ng Diyos ay napahayag sa konkrito na pagkakaisa natin na maayos, may pagkakasundo
at may pagmamahalan. Amen? Purihin natin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, malangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan sa kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw, naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipabaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwa-hiwalay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na iyalan nang tayo'y matibang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa pag-aahin ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo
na kaliwanagan ng panampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio de Padua para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Ang kapalintunay na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon San Antonio de Padua ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga lirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panangkaling ni Ukol kaisa ng samin dito ay nagtitipon. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri sa umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Ay sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan malaberhin Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Antonio de Padua, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ninyo sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng iyong kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pupapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Bayong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain inyo. At sumayin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo na amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. That I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you. For you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light disperses all darkness, the force that sustains and I need, joy of my heart. Stay with me, Lord, to show. Voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need. My Jesus, in this night of exile, stay with me, my Jesus.
the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains and I in me, child of my heart. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang hanggang 7 taong gulang. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng maga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagtatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, araw ng Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsiling ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula June 15 hanggang June 23. Sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasal ng nobina ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ikatlo ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikaapat ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Yo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbunsod ng pangaral ni San Antonio de Padua upang mamalaginawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamta naming iyong mga idinudulot sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago tayo lumapit sa Diyos, makipagkasundo at ayusin natin ang ating relasyon sa ating kapwa-tao. Ngayon po ang kusbas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pasmasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw.
Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng Saminyag na ikaw ay kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sag-isag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inumalhati ka namin.